Yon mga idol, welcome back sa ating YouTube channel. Panibagong vlog, panibagong video reaction naman tayo ngayon. Yon mga idol, bago ko simulan, update muna tayo. Meron na tayong part 1. Kung nakita nyo sa video ko ay OMG. Ito, papakita ko sa inyo. Yan sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, ito yon. So ngayon mga idol, meron na tayong part 2 video reaction nila KP Namindang at Christian McGray na pinatulfo. So mga idol, simulan na natin in 3, 2, 1. OMG. Nakausap niyo po si Kathy, Namindang aka Makaganda. Okay. Humingi po siya ng tulong sa inyo, idol, kasi gusto po niya makausap yung kanyang boyfriend tungkol sa relasyon nilang dalawa. May mga allegation kasi sa idol na siya daw po ay ginamit lang para makalikot ng pera. Okay. Ang gusto kasi mangyari, pag-ayusin natin siya kasi yes, engaged to be married na sila, fiancé na siya ni Christian. And nangyari, iniwan siya sa ere. At sabi niya kanya doon sa baba, maraming mga bagay na pinagagawa sa kanya. Si Christian, nalabag sa kalooban niya kung tutusin, pero pikit mata, ginagawa na lamang niya yon sa ngalan ng magkakaroon ng magandang content at magugustuhan ng mga viewers. Ang masakit, in the end, nasa-shortchange siya. 5,000 lang binibigay sa kanya, up to 10,000, when in fact, ang kinikita ng kanilang vlog na ang nagmamayari si Christian ay anywhere from 500 to more than 1,000,000. Lugi nga naman talaga siya doon. Ang masaklap pa, hindi naman siya nagreklamo nung gano'ng naging arrangement dahil kay Christian man talaga yung vlog. In the end, yung kanyang sakripisyo napunta sa wala dahil iniwan siya for someone else. Oh no! Si Christian McGray, hirap tayong matawagan siya sapagkat yung kanyang cellphone ay nandun kay Makaganda. Oh. Kaya itong advice ko sa lahat ng mga YouTuber, from now on, dapat meron kayong kasulatan, especially pagdating sa money matters. Although, oo nga, si Christian dapat tagang malaking share, the lion's share, dahil siya may-ari sa kanyang equipment, lahat-lahat. Pero the fact na naghirap din to si Cafe, hindi lang basta-basta hirap na salita lang siya ng salita dyan o type-type lang siya dyan. Ang paghirap niya, siya mismo ang umaarte, nahulog-hulog sa hagdan. Oh! Napupuyat, nasasaktan. Hindi yung parang, sige, mag-type ka lang dyan, mag-monitor lang dyan, meron ka ng share. It wasn't like that eh. Ginamit niya yung kanyang pagod. Okay. So yan nga mga idol, sabi ni Sir Rafi Tulfo, kailangan talagang gawin ni KP yung pahulog-hulog sa hagdan para lang magawa lang yung gusto ni Merk. O kaya magawa lang yung gusto na makumpleto yung scene nila. Yes. Meron siya talaga in-invest doon sa kanilang samahan. Pero hindi na-recognize yun ni Merk. Ma'am, Makaganda. Hello po. Okay, kanina nabanggit nyo sa amin. Ito yung hindi masyado natin napag-usapan dahil nagmamadali pagkat marami pa tayong mga tatalakay sa programang Idol in Action. Scripted yung mga ginagawa nyo doon sa vlog. Marami doon na masakit man pero pilit mo ginagawa. Ano halimbawa yun? Yung pagkahulog sa hagdan, yun ang masakit. Papahulog ka sa hagdan, ay parang stuntman ka. Opo, isang woman po ako, sir. Pero hindi lang po kasi ako nakapag-practice, sir, Oh! Yung sabi ito kanina. So, ikaw ang stunt woman doon sa vlog ninyo. So, ikaw pinagtatumbling-tumbling niya. Paano kung balian ka? Opo, sir. Nagkakapagsapasan na po ako, eh. Grabe naman. Ano halimbawa yung pinagawa niya sa'yo na sabi mo, para kang stunt man? Nagpagulong-gulong ka sa hagdan? Opo, yung may pagdapa po. Basta po yung mga pinapagawa niya po sa akin na hindi po magagawa ng... Basta yung mga may hulog-hulog po, ganun po. Buti hindi ka nasaktan doon sa mga stunt na yon. Masakit po, sir. Nagkakapasana po ako, sir. Nagagalit po siya, sir. Pag nag-inarte po ako. Pag nag-inarte ka dahil masakit na katawan mo, opo, pagagalitan ka. Opo. Oh.
pati po sa mga short film namin, sir, pag may mga lines ko po na mali or hindi ko po ginawa ng maayos, hindi po ako umiyak ng maayos, papagalitan niya po ako, sir, ipapahiyan niya po ako. Girlfriend ka niya ba o ano bang tingin niya sa'yo? O tao-tao lang? Siguro po alam, sir. Bakit kinakailangan mo ng script? Ano halimbawa ang nakalagay dun sa script? Yung mga sasabihin niya po, kailangan mo pong gawin yun ng maayos po. Okay, sorry Miss Makaganda kasi hindi ko napapanood yung vlog nyo. Ano ba yung mga contents karamihan ninyo sa vlog ninyo? Ano ba mga nandoon? Puro mga bastos po. Yung mga papagawain niya, pakita po ng po. Oh no! Para po mga ako. OMG! Ano, attention ng mga tao. Pati po yung pagka-hospital ko, sir. Naka-vlog po. Yung nangyari po sa akin sa hospital, masakit lang po yung ulo ko, pero yung title niya po sa YouTube, para na po ako mamamatay. At dinagdagan? Opo, para na po akong pinapatay sa title niya po. Okay, para maging clickbait at maraming manonood. Opo, at pati po magulang po. Pati magulang mo, pinatatumbling-tumbling. Ang buong pamilya ko po, tinuturuan niya po kung paano. Tapos pag hindi po namin ginawa yun, sabihin niya po, pare-pareho kayo, magsama-sama kayo. Minumura niya po pamilya ko sa akin po. Dito nga sa isang vlog, last month ito, 530,000. Wow, ang daming views to ha. Naku, talo ka rito, Sharia. Ang laki na hinaharap. Tapos na... OMG! A bikini. Eh kung ikaw ay lalaki na medyo mahilig ka sa talagang mapipindot ka. Oo. Tapos, ito I'm sure malaking kita ito dahil kalahating milyon. Magkano lang kinita mo dito sa video wala nito? Wala po, sir. Wala po. Oh. Wala po. Kung tutusin, di po, kung napapanood niyo po itong vlog nila, ang nagdadala rito sa vlog na ito ay itong si Miss ako Makaganda. Po. Ikaw. Opo. Opo. Ikaw ang pinapain dito dahil ikaw yung sexy. Ikaw ang clickbait opo dito. Opo. Eh kasi kung siya lalaki, magtumbling-tumbling siya, mag-spit siya. Wala po. Wala pong nanonood. Tapos sadista pa ito siya. No bra, meron pa rito. Ito talaga mga kapatid, talagang matindi tong si Christian. Tinitle niya, no bra. Now, kung ikaw ay malibog at manyas, eh, i-click mo to. Abay, walang bra. Tingnan natin kung talagang walang bra yan. Pok, at nakikita mo itong si Mama Makaganda rito. Oh. Eh, nakasuot lang ng sando. 1.1 million views. Oh. Buti nagkakaroon kayo ng ads sa YouTube. Ang pagkakalam kasi ako, YouTuber din po. Ano ba? Pag mga ganito, usually mga title, ito yung iniiwasan ng mga advertisers. Sa inyo, nagpapa-advertise. Magaling po yun, sir. Magaling. Kinakausap niya po mismo yung YouTube, sir. Okay, kasi sa karanasan po namin, kapag halimbawa malalaswa yung content at yung picture, yung caption, limited yung ads, naka-yellow yan. Magiging green lang yan kung malinis yung caption, malinis yung thumbnail. Tulad nito, oh, 1.5. Pindutin nga natin. Okay, itong nakalagay rito, itong kita yung dip-dip. Subukan natin pindutin, tingnan natin. Ha? Natin kung may ads to. Okay. May ads! Oh. Naka-green! Opo. Wow, ang galing yung makipag-usap. Ikaw ba nakipag-usap siya? Opo. Ito, naka-bikini. Ang daming ads. Ito pa isa, naka-bikini pa. Ang dami ng ads. Puro ads ah. Opo. O, ito yung malaking hinaharap. O, tapos plus bikini. May ads pa rin! Oh. Ano nga talaga itong si, ano? Opo, sir. Napakalaki po ng kita niyan, sir. Every month, 500,000 up to more than a million. Nising ko yung bang tamang share. Sir, napakalaki. 5,000 pala binibigyan ka. Hindi lang po ako ang iniwan niya, sir, ngayon. May mga utang po siya. Napakalaki po ng utang ngayon sa mga tao ngayon. Oh. Hindi ko po alam kung saan po niya dinadala yung pera niya. Eh, baka doon sa bago niyang girlfriend. Sorry ako, baka nasasaktan ka doon sa sinabi ko. Eh, opo, sinasabi ko lang opo, posibleng nangyari. Sir, akin po wala na po eh. Kahit na po magsama na po sila, ang akin na po. Yung kasagutan po, sir, kung bakit hindi pa po basapat na ginawa ko naman po lahat. Paano mo nakilala itong si Christian Miss Makaganda? So, dati niya po sponsor na skincare po. Nagpawi na date po sila. Tapos, sumali po ako doon para sa sabon lang po. Tapos, yun po, nag-alala po kami noon. At dahil doon, nagkakilala na kayo? Opo. Okay. Kasi po mga kapatid, sinabi niya doon kanina sa baba sa Halloween Action, 5,000 ang binibigay sa kanya and then 5,000 sa parents niya, 10,000
ikumpara mo naman po yan sa kinikita kalahating million, up to more than a million a month, magkano lang po yun? Tapos si Miss Makaganda lang bumibili ng kanyang toothpaste, shampoo, sabon, at ang naghahawak ng pera, itong si Christian. Eh dapat yan, sa isang samahan, parang ako, misis ko naghahawak ng pera. Hindi nga, intiga ko lahat. Kita ko rito, kita ko sa endorsement, lahat-lahat, hawak ni misis ko yan. No? Hawak mo yan, bahala ka na. Bigyan mo ako ng baong ko. Hindi nga, ganun. Binibigyan ako ng baong misis ko, ganun dapat. Sa atin, sa Pilipino, babae ang naghahawak ng pera, dito, baliktad. Siya, hindi nakakatikim ng hawak ng pera. Matindi. Ibig sabihin, walang tiwala sa'yo, itong si Christian. Malaki po tiwala lang sa akin sa pera kasi hindi po ako magastos din. Eh kung malaking tiwala sa'yo sa pera, ba't hindi ka pinahawak ng pera? Eh ang binibigyan lang sa'yo, 5,000. Hindi ko po alam. Ito, sinabi ni Andy F. Ito si Andy, lalaki to. Siguro, subscribe nyo ito. Sabi ni Andy, ikaw ang pinapanood ng tao, dapat ikaw ang malaking share. Tama nga naman. Ikaw ang clickbait. Di ba? Dahil kung siya lang, anong content niya? Kung sakali, halimbawa siya lang, ano bang content niya? Kunyari, wala ka. So, ano pang mga content niya ngayon? Hindi ko rin po alam, sir. Baka hindi po yung nagbablog ngayon. Dahil wala naman po nanonood talaga po sa kanya. Eh baka, ikukontent niya ngayon yung bago niyang girlfriend. Oh. Ito si Maria Liza Lisondra Namindang. Nanay ito ni Miss Makaganda. Nanay Maria, magandang hapon. Sir. Okay, pati nanay umiyak. Nay! Kasi po sir, lahat ng content niya ginagawa po namin sa abot ng aming makakaya. Kasi po, para po sa future nila. Pero hindi po pala ganoon, sorry na po pala sa kanya. Kulang na po yung sir, gawin niya kami rubot sir, hindi po kami makakagalita kasi hinantay namin yun. Ano sa sabi niya? So ibig sabihin pati kayo na nagagamit sa content. Sabi mo parang robot kayo. Mula na po sa content niya sir. Ako po yung nagdadala doon sir. Ako po yung kontrabida po. Ikaw ang kontrabida na eh. Ginawang kontrabida yung kanyang mother-in-law. Opo. 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 Para po malipat po sa akin yung bahay. So yun nga idol, mga idol, sabi ni KP, pati magulang nila, ginagawang robot. Gawa ni Director Ulo, sabi ng tatay niya. So, ginagawa na lang nilang pamilya ni KP ay pinapakisamahan lang si Mert para lang sa future o magawa lang yung scene nila. So, isang scripted talaga yung ginagawa ni Mert sa pamilya nila. Para yung bus, yung mapunta sa'yo at hindi na mapunta sa kanya. Tinatanggap ko po yung lahat, hindi po, ayaw po silang mapas. Kasi po nababasa po sabi sa clickbait niya po mga title. Kaya po, si parang sinalaw ko, sabi ko sige, pag na kayong mabash, ako na lang. Ganon. Bakit kayo pumapayag na, ina, ginamgamit kayo at saka ng anak ko? Kasi po, may plano po yun silang magka-Canada po. Malaki po ang gastos nila para mapunta po sila sa Canada. Pumunta sa Canada, mag-iipon sila, so pumapayag ka na kahit parang robot ka na doon sa content. Wala po sa'yo kayo yung nangyayari yung sa ano to, pwede mo po yung tint ng proposal po. Wala po kami magawa doon. Wala po kami makilos, wala po kami masakain. Sir, nagagalit po kasi siya, sir. Nagagalit po kasi siya. Nagagalit siya pag din po namin ginawa. I mean, wala kaming freedom magsalita. Kailangan natay namin. Yung ano sasabihin niya, yun ang susunod na. Bawal kami magmaitito, bawal kami mag-post. Bawal po lahat. Alam po niya yan, alam ng pamilya niya po, alam nila lahat na ginagawa namin yun. Para kay Mike at para sa future nila po. Yung nangyayari, hindi naman po pala para sa future nila, para sa future lang niya. Nay, ano po yung naging kapalit doon sa pinapagawa niya sa inyo na sabi mo ginagawa ang kontrabidam, Nay? Hindi na kapalit, sir, kung mabibigay po sa amin. Sir, hindi po kami mayaman, sobrang mahirap lang po kami. Pero hindi po kami naghahangad na yumaman kasi kontento na po kami sa buhay namin. So yan mga idol, hanggang doon na lang muna yung video reaction natin at sana nagustuhan nyo yung video reaction ko. Abang-abang na lang natin sa susunod na kabanata o part nila KP at kay Mercury. So hanggang dito na lang mga idol at salamat sa mga support sa video ko at hindi nagsasawang manonood. Big shoutout sa inyong lahat. God bless and more power, and kung nasaan man kayo ngayon, safety first and laging handa sa anumang ginagawa nyo. So, in 3, 2, 1...